Gigising ko lang. Walang katakot-takot, tahimik. Dito ako kay Naira, dito ako mag-New Year. Please muna tayo dito ngayon. Siyempre, bagong taon ngayon, bisperas ng bagong taon. So, masarap ang food mamaya. Kaya bawi na lang tayo. Happy New Year sa inyong lahat! Sinetch? Eat one. Sinetch? Kaibigan nila. Kaibigan nila? Ng pamilya nila. Yung kapatid ni Buknoy Tito, yung si Kuya Boy, yun ang namatay. Yun ang talagang kaibigan yan. Tuwing Pasko. At talaga, Pasko na. Pasko bagong taon. Nagdala ng mga bawang. Eh, anong dala niya ngayon? Luya, walis. At saka walis tingting at walis tambo. Kasi aabot na natin. Ay, napakain ha? Hindi pa. Hinihintay si Buknoy, sabayin daw sila. Ay, naku, nakasama din sa vlog. Pangarap mo to, that's why binigay ko sa'yo. Ayan. Ang sama mo ng babae, ano? Puro ka rin na, ano nga, naka-plastic ka, ano? Ang ganda mo yun sa mga post mo. Ay, yan ba ang tunay? Yan talaga yung totoo? Yan pamangkin ko yan, kapatid ni Dobby at ni Puroy, na nasa Switzerland. Switzerland Cubao. Okay, abot natin si Tata. Natutuwa ako sa mga ganitong mga ano na... Yung ano, kahit wala na yung kanilang kaibigan, pupunta pa rin. Plus the fact, ang layo pa ng pinyayin nito. At siya pa ay isang miyembro ng Mangyan community. Isang katutubo dito sa Oriental Mindoro. Sabutan natin kahit konti. Bukod sa ibibigay nila mamaya. Pag no New Year na, wala pa sila dito mga ano, mga nakahanda. Ay, magandang ano! Magandang hapon! Ano pangalan mo? Juan. Oh, wow! At taga saan ka? Sa Pampas, sa Masalay. Sa Masalay ka pa galing ngayon? Kahapon. Alam niyo kung gano'ng kalayo ang Masalay? Tatlong oras ang biyahe, ano? Okay, tinabisitahin ko lang muna si Manoka, ang ating manok. Na gustong-gusto nilang karnihin, pero Diyos ko, sabi ko, wag. At ito'y anak ko. Manoka! Manoka. Manoka. Happy New Year, Manoka. Naligtasan mo ang Pasko at ang bagong taon. I love you, Manoka. Ito yung manok na hinuli natin noon. Nung saan nga ba kayo sa Nauhan? Na namagat kami ng manok. Dalawang nahuli namin. Nawala na naman tayong isa. Ito nabuhay. So pinuhay ko na talaga siya. Inalagaan ko na ginawa ko na siyang pet. Sa isang araw, lalagyan ko ng diaper yan. Kasi... Eh, ari pa, Pasko ko sa iyo. Tsaka lang at kumain ka mamaya. O, itay mo lang at kumain ka mamaya. Anong oras i-deliver? Nakabili ka na ng ribs? Sibuk na nakausap niya dyan at mamaling kayata. At huwag kayong ano, pinapaskuhan ko o pinabagong taunan ko ang aking sarili ng isang importanteng bagay na kailangan ko. Ha? Oo. Mamaya niyo malalaman pag i-deliver na. So, huwag kayong magkakakalas. Diyan lang kayo. Cute. Happy New Year! Ito yung aming kaibigan. Dinalo kami ngayon New Year. How's your love life? Single parang po. Parang single pa rin single po. Single pa rin. Ay, ang cute! Ako, napakaganda ng New Year na. Man, may bago na kaming mahal, robot siyang bahala ka. Robot siyang. Naku, ang tingin, oh. Dumating na ang surprise ko sa inyong lahat. Eto. Charang. Parang ano yun? Ito lang 2 tempeh pillows. Parang may maliit pa, ano? Meron pa, guys. Meron pa. Parang may maliit pang dalawa. Oh. Charang. Ayan, di ba? Ayun. So, meron tayong sofa. Mahal nga lang, wala tayong pera ngayon. Okay. Ayan. Thank you! Yan, mahal lang natin daw to. Saan magadini? Bukas na kayo siguro yan dyan. Alam na, butas na.
Okay, thank you po sa inyo. Happy New Year! Okay, tayo po ngayon ay kinaira mag-New Year. Siyempre nakakamiss yung ano dito. Nakakamiss yung bagong taon dito sa bahay. Yung sama-sama kami. Kahit nasa malayo mga kapatid ko, Batangas, Manila, umuwi sila para makasama namin ang inay sa bagong taon. Last na uwi ko ay 2019. So pinilit ko talagang magkaroon ng isang Pasko or isang bagong taon na kasamang inay. So, ginusto kong ma-welcome ang 2020 na kasamang inay. Mahinangin na yun nun. No, yun nga ba nang puputukan habang nagsasayang tao, nagdagan, maingay, naghahandaan, nagkakantaan. Magkayakap kami ng inay. 4 years! Magandang umaga sa inyong lahat! Sana iabutin ko pa uli ang isang New Year. Marami pa, ina! Marami pa! Happy New Year! Hindi na tayo makasundag ng sa bahay. Ay, siya kakain na tayo! Yun ang isang medyo napapaluag ng aking siyempre damdamin dahil malayo tayo. Natatrabaho tayo para may pagamot siya. Yun ang medyo nakapagpaluag na nakasama ko siya ng isang Christmas season. Or holiday season, or bagong taon to be exact. Bago siya mawala. Pero kagaya nga ng sabi ko dun sa isang vlog, yung parang quote, na anumang liwanag ng bahay, anumang kislap ng lahat.
madilim pa rin tingnan kapag wala na magulang. That's why, mamahalin ninyo mga magulang ninyo hanggat nandyan pa, nakakausap ninyo, nakakwentuhan, minumura kayo, sinasabihan kayo, nilalambing kayo, itinitreat kayo or nagpapatreat sa inyo. Yun ang ano, priceless. Yun ang panahong kompleto pa ako. Ngayon na naman sabihin. Hindi kasi ano eh, yun ang kumbaga sa aming mga kapatid, ako yung ano, yung medyo mahirap-hirap ang sitwasyon na wala ang inay dahil siya lang talaga. Ayon mo na yung single, virgin. Kidding aside yun, siya lang talaga yung pinangapamilya. Kaya medyo mahirap. Ay nako. Nakakamiss, pero tuloy ang buhay. Ang dami ko pang pangarap sa buhay. Ang dami ko pang gustong marating. Diba? Wala namang age ang pag-abot sa pangarap. Ganun. So yun. And, kabila ako ng ilang toroto at kahapon. Ng ilang pa-fireworks, peg, ng isang araw. Binili ko yung aking gustong bilhin na sofa kasi may mas mura. Pero ginusto kong yun ah. Kasi bukod sa pinakaregalo ko sa sarili ko, yun ang gagamitin ko kasi for life. Di ba ako pwede magpabili-bili lagi ng sofa? Except of course, pag nasira na yun, kung ako lang naman sa maliit kong dampang pwede ipagawa or may mga bisita pa minsan, hindi masiguro basta-basta masisira yan. So, maaga pa, pero pumunta ako ng simbahan at siksikan na naman siguro mamaya. Papasalamat tayo sa Panginoon sa paribagong sa nakalipas sa taon, sa palis sa taon at sa paribagong taon darating at sa mga susunod pa mga taon. Sana is, yun, bigyan tayo magandang kalusugan. Bigyan tayo ng marami pang blessings na hindi lamang para sa sarili ko at sa pamilya ko, hindi para mas, you know, maka-extend ng tulong sa iba. Yan naman isa sa ating mga dreams. Hindi lang mga material na bagay, kundi yung kasama yan. At saka yun, malamis universe na, no? Na world peace. Yan naman talaga kailangan natin lahat. World peace, peace sa pamilya, peace sa friendship. Yun. So, ano ba? Sama mo kayo sa amin hanggang mamaya para makita niyo ang aming medianoche. Ayun. Kasama siyempre ang aking mga pamangkin. So, this is the very first time na hindi tayo magnunuyo. Pag nandito ako sa Pilipinas, hindi tayo magnunuyo dito sa bahay. Sa ibang bahay tayo. Yun ang isang epekto ng pagkawala ng inay. Pero, we have to welcome all the changes in our life. Ganun talaga. Happy New Year sa inyong lahat.